Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating buting kura paroko, Reverendo Padre Douglas Dibadong. Ilong kanyang alam,
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. At samahan niyo po ako sa pagpapasalamat para sa 11 taon ng biyaya ng pagkapari. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampan ng paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit
ng mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuutan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang magulong nito ay apoy na nagliliyab, waring agos ng tubig ang apoy na nagbubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila tao nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa muntugunan sa pamamagitan ng pag-awit, puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa ako poon buong pusong aawi ng pasasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Upurihin kita roon, upurihin ang iyong ngalan. Oon kita'y upurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Ang lakas mong idinulong ay lumakas agad ako. Oon kita'y upurihin
dahilan sa pangako mo, narinig ng mga hari. Pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin. Ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus si Nathanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Solidad clap para sa ating Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ni na Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Mga arkanghel na atin pong pinararangalan at atin pong pinasasalamatan ng Panginoon sa mga anghel na kanya pong ipinapadala sa atin para tayo tulungan. No? Ang mga anghel ay may mga ginampanan at patuloy na ginagampanan para sila po ay makapaglingkod
sa Panginoon. Si Arkanghel San Miguel, sa atin pong kwentong naririnig, siya ang nakipaglaban kay Satanas. No, nung ito ay magrebelde dahil ayaw ni Satanas na pasakop sa kagustuhan ng Diyos na lalangin o likain ang tao ayon sa kanyang larawan. At ito po ay nagrebelde at kasama ang iba pang mga anghel na nagrebelde. At si San Miguel ang namuno o nanguna para ito ay kalabanin at nagwagi naman po. No? Kaya nga sabi kung medyo malakas ang tukso sa atin pong kung nararanasan natin ng tukso, andyan si Arkanghel San Miguel para tayo ipagtanggol. Si San Gabriel naman ang naging tagapaghatid ng mensahe ng mabuting balita nang siya po ay suguin kay sa mahal na Birhen Maria para ihatid ang mabuting balita na siya ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Naging mensahero. At si San Rafael ang ipinadala naman ng Diyos para gamutin itong si Tobias, no, at ang kanyang asawa na para sila po ay magkaanak na. Ito ang mga ginampanan ng Arkanghel San Miguel, Gabriel at San Rafael. Totoo po ang mga anghel at ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Hindi man natin sila nakikita katulad ng mga larawan na naririto, no, na mga anghel, pero totoo ang anghel. Gusto niyo makakita ng anghel? Tumingin lang kayo sa tabi ninyo. Yan ang anghel, no? Kung ayaw ninyong maniwala na kayo ang anghel, edi kayo na ang demonyo. Total, ayaw nyo na ang anghel, edi kayo na ang demonyo. Mamili ka lang naman, no? Dalawa lang naman ang pipiliin mo, no? O pagpipilian. Pero sana, mas piliin natin ang mga anghel kaysa sa mga demonyo. Hindi pwedeng dual citizenship. Ha? Dapat isa lang. So kung gusto mo kay Satanas, di doon ka kay Satanas. Kung gusto mo naman sa Diyos, di dito ka sa mga anghel. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpakatotoo ka. Kasi ngayon nahihirapan tayo kasi minsan gusto nating i-please ang mga tao, no, sa kaya minsan hindi lumalabas yung tunay na tayo, hindi pa natin na ipapakita yung tunay na tayo, yung ikaw, no? Base sa ng mga naging karanasan natin, kaya tayo nagiging ganito. Pero yun nga, sa kagustuhan natin na matuwa ang tao sa atin, no, kagiliwan tayo, kaya yun, pinipilit nating baguhin, palitan kung sino tayo. Hindi lang basta ugali, pati itsura, ilong, mata, no, tenga, kulay, lahat pinapalitan natin para lang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng mga tao. Yung kagandahan panlabas. Pero sa kwento natin sa Ebanghelyo, ipinakikilala ni Jesus si Nathanael. Sabi dito, no, siya'y hindi magdaraya. No duplicity sa taong ito. Nung sinabi niyang siya ay, kumbaga, nagdududa, no, mayroon bang mabuting manggagaling sa Nazareth? At nakita siya ni Jesus. Siguro, no, nang sabihin dito na nakita na kita, ibig sabihin, kilala na kita, Nathanael, kilala kita. Hindi mo kinakailangan magpanggap. Kilala na kita. At siya yung ipinakilala, no, dito sa mga alagad, no, kay Felipe, na sinabi nga, bago ka patawagin, kilala na kita, nakita na kita. At dahil doon, mayroon akong gustong ipagawa sa iyo. Mayroon kang bahaging gagawin para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mapagkunwari.
Kung hindi ka mabait, okay lang yan. Hindi mo kinakailangan maging mabait. Di naman masamang hindi maging mabait. No? E iba yung usapan na dahil masama ka, pumapatay ka, magnanakaw ka. Iba po yun. No? Kung tahimik ka, edi tahimik ka. Kung mayabang ka, edi mayabang ka. Kung may pagyayabang ka, edi magyabang ka. Kailangan muna natin dun sa basic no, na ipakilala mo muna. Ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi kung sino yung totoong tatanggap sa iyo, dahil sa ikaw yan, yun ang mga totoo. Pero kung tinatanggap ka dahil iba yung pinapakita mo, niloloko mo ang sarili mo. Ano? Uwian na. Kung malungkot ka, malungkot ka. Kung masaya ka, masaya ka. Kung may iniisip ka, hindi mag-isip. Huwag lang masyado matagal kasi mababaliw ka dyan. No? Kailangan mo din tinutulungan yung sarili mo. Pinoproseso mo din. Hindi pwedeng yung, no? Isang kasi agaw trip kayo, no? Nagkakasiyahan. Ikaw naman, palungkot-lungkot. Pag malungkot na lahat, ikaw naman, saya. Adik ka. Diba? Magulo eh. Diba? Kasi iba, may mga emotions tayo at kailangan yun na ilalabas. No? At yan din ay isang katotohanan po no, na sana maintindihan nyo din po. No? Nang ordinahan ako bilang pari, hindi naman po inalis yung mga kahinaan ko o yung kami mga pari. No? Hindi ibig sabihin nilagyan na kami, pinatungan kami ng kamay, okay na, bigla kaming bumait. Hindi. May mga paring masungit, may paring mayabang, may paring mapagmataas, may paring ang hirap kausap, may paring andun pa rin. Kasi nandun nga yung proseso. No, na kailangan din kami mismo makita namin yung kailangan naming ayusin. Kaya hindi dapat itigil no ang pagdarasal para sa mga pari. Kasi kami din ay tinawag katulad ng mga anghel, pero wala kami mga pakpak, no? Pero katulad ng mga anghel, kami ay tinawag at kung hindi man kayo naniniwala, pero sa tingin ko naniniwala sa Jesus na mayroon kaming pwedeng maibigay dahil siya ang unang nagbigay sa aming mga pari na dapat naming maibigay sa tao. Pero yung hamon, no, yung hamon sa amin ay talagang maging totoo sa amin pong pagkapari. Magpakatotoo sa amin pong calling o sa aming bokasyon. Hindi pwedeng dual din ang aming citizenship. Hindi pwedeng pag ngayon pare, mamaya magwawalwal. No? Hindi pwedeng dalawang pagkatao. Kundi iisa lang dahil tanggap kami at tinanggap kami. Tinanggap ako ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan at itong mga kahinaan na ito ang nagiging biyaya naman para sa aking pong pagkapari. Kaya nawa po, no? Salamat sa inyo na mga nagiging anghel din naman, mga tumutulong, mga sumusuporta para no, magampanan at nawa hanggang sa dulo mapanindigan ko po itong pagtanggap ng tawag ng Diyos bilang pari o bilang lingkod ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Ang ating itutugon, sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig
Naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhay ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway alawin ni San Rafael. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. At inawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga special na intensyon, lahat ng mga kaluluwa at ganun din ang lahat ng mga pari na nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa araw na ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asahama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga tinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan.
sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo sa misang ito, yung effort na gumising na maaga, mga puyat na. Masalamat po, no, para... Salamat po sa pakikiisa sa pagdiriwang na ito ng pasasalamat para po sa biyaya ng pagkapari. 11 years na po, no? Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero at least habang bumibilang, eh, patuloy na magpasalamat sa Panginoon dahil ito ay kanya naman po, no? Hindi po ito akin at ang malinaw, katulad ng mga arkanghel, ay tagapaglingkod lamang po ako. Hindi po ako naging pari para paglingkuran, kundi tinawag ako para maglingkod at nawa magampanan ko po ang paglilingkod na ito habang kahit dito sa bagong assignment na ito, no, dito sa parokya ng Birhen ng Solidad. Kaya maraming salamat po sa mga chairman, chairwoman na paano ba? Kapag nangungulit kami na magmisa, pumunta sa mga barangay po ninyo, salamat po sa inyong pagtugon at pagtulong dahil ang aking pong paglilingkod naman ay para maipakilala at madala ang Panginoong Jesus sa ating pong parokya. Kaya maraming salamat. Pwede pong solidad la para sa mga punong barangay, mga kagawad at ang mga kapulisan. Yun. So, salamat din po sa mga bumisita pa mula sa ibang mga lugar, sa mga nasa online, sa ibang bansa na tumutulong din po sa parokya, mga napapadala ng inyong mga pledges at mga donasyon para po makatulong, no, na mas maibigay natin ang mga sakramento sa atin pong mga nasasakupan. Kaya ang Mahal na Birhen na ng Solidad at ang mga anghel na po ang tumulong din at gumabay po sa inyong mga mission din na inyong ginagawa. Maraming salamat po at pagkatapos po ng misa ay meron tayong mesa, no? Yung iba sa inyo papasok pa, kaya mabilisan na lang, no, na nakain tapos 'yun. At asahan niyo po na kayo po lahat ay kasama sa aking pasasalamat at ang inyong mga panalangin ay akin pong idudulog sa atin pong Panginoon. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.